alam dyan. Uy, ang bilis naman ang pangyayari, guys. Eto na agad. Let's ayaw go. Na talagang patagalin. Pero ating, eto kailangan nating matigyan. Seb and No Tail on the analyst desk. Mm-hmm. Let's go. Ang cute nyo, naka-braid siya. Tere, gusto naming marinig yun. Pwede ba yun, boss? Bawal. Ay, okay. Ay, ganun. Kasi gusto rin nating marinig yung insights. Iba-iba kasi talaga ang perspective ng pro player. And si Seb, galing pa siya sa pagko-coach. Pero, ayan, since bawal daw nating marinig, guys, pasensya na po kayo. Call po yan ni Derek. And tayo muna yung mag-usap dito. Oh, yarn. Ayan. At in terms of draft naman dito, ayan, PSG LGD, talagang binabana nila dito yung Mars at Winter Wyvern. Ito yung isa mga key heroes nila. Si Collapse talaga na. Pinapansin talaga nila, no? Yes, at saka nakita naman natin yung performance ni Miposhka with the third game ng Team Spirit versus Secret. Sobrang grabe yung mga setup niya, yung mga saves niya dito. And surprisingly, Team Spirit, they did not pick out that Magnus na isa sa mga naging key hero nila all throughout the lower bracket. Baka different approach ang ano, ang ipapakita na. Kasi syempre, kung ginamit mo na siya ng sobrang daming games in the past, for sure, naka-ready ang PSG LGD dyan. That's right. Diba? Pero tingin ko nakalibre ng bans yung LGD eh. Kasi etong MK, Tiny, matik na yan eh. Kahit sinong team, di ba? Laging nakaban yung dalawang yan. So para sa akin, banning phase pa lang and picking phase, may lamang na etong PSG LGD. Kasi kung mapapansin natin, yung bans dito ng PSG LGD, nabanggit yung heroes talaga ng Team Spirit. Mars ni Collapse, Mira sa kanyang Winter Wyvern, di ba? So parang dun na lumamang yung LGD. Nakalibre pero, na. Oo, at saka ito din, Tidehunter, automatically countered ng Ursa, laning phase pa lang. Mm-hmm. Sobrang nasagutan kaagad ng LGD. At the same time, sobrang perfect din ng pagka-drop nila with the two heroes. Kasi binan out nga nila din etong Winter Wyvern na basically counters out kung sino man yung kakapitan ni IO. IO, diba? Yes. Wala kaagad ano eh, pang-counter eh. So far, so good. And Ursa and IO, isa sa mga sobrang solid na combination, especially kapag gusto mong sumama kaagad yung carry sa teamfight. Ursa is one of the best carries out there na maagang pwedeng mag-online and possibly LGD might take. Never mind, Magnus sana yun sasabihin ko kasi hindi ko napansin. Ayan. Oo, kasi Magnus maganda kasama yung Ursa kasi alam natin yung Ursa hindi masyadong mabilis mag-farm pero with the Magnus sobrang ma-empower, solid. Na talagang ma-empower. Yes. And looking at the bans dito ng PSG LG Troll and PA, samantalang Team Spirit, they went for the Magnus. I think pwede pa nilang sagutin yung Ursa dito. Ang naiisip kong pang-counter sa Ursa is Razor. Pero ano ba siya? Best fit ba ang Razor sa playing playstyle ng Team Spirit sa tingin nyo? Will they go for Razor? Di para lang masagot. Di ko pa sila nakita. Oo nga, yun nga iniisip ko na mag-Razor. Pero mahirap kasi talagang counterin yung specific hero na Ursa eh. Pwede sigurong gawin ng Team Spirit dito, lamangan na lang din nila in terms of draft and then timing. Kasi kung sasagutan natin tong Ursa, meron siyang bawi lagi eh, which is yung Ayo eh. Alam naman natin, isang beses na magkamali siya or leaning phase na magkamali, kulangan yung Ursa. Meron siyang mga certain na team fights na pwede niyang samahan with the help of the Ayo's relocate. So kung doon lang tayo magbe-base sa Ursa, baka mamaya ang laruin ng Team Spirit is yung mismong playstyle lang LGT. Na hindi mo na rin naman dapat gusto kasi this is the grand final. So dapat yung best of the best mo na ang mapapakita mo. Indeed, I do agree. And before we continue itong ating analysis sa draft, pakita muna natin ang head-to-head matchup brought to you by Multivitamins Enervon Active. Yun. Sino? Si Mech Ite, o, diba? Si Yatoro, ang daming beses nitong nag-rampage dito sa TI, ha? Yes. Talaga naman, guys. Speaking of rampage, ihabol nyo na yung mga multi-kill nyo dyan. Pilage pala to. Talaga naman, talaga naman. And nakikita nyo din sa inyong mga screens yung ads for this game. Punta lang kayo sa pnxbet.com kung gusto nyo pang humabol ng inyong mga taya. Team Spirit dito, they're banning out yung mga Spirit Brothers, yung heroes na sobrang magbibigay ng space at pwedeng makahabol sa team fight or pwedeng mag-initiate yung tatalon. Kasi looking at the PSG LGD's hero, kapag may isang initiator, matik o relocate sa team fight. So
team spirit dito, banning out those heroes are pretty good and open pa si Lina. And the Lion. Wow. Okay. Ay, sir, sorry. Si Maru. Ano yun? Commercial break lang. Commercial break. Oo. And hindi rin natin pwedeng i-quit out yung ano, performance ni Posh ka talaga eh. Mm-mm. Diba? Pero tingin ko okay din tong Lion. Kailangan natin ng sagot nga din naman dun sa may Ayo. Kung paano natin makokontrol yung Ayo. And nabanggit nga ni KJ, magandang mapick ng LGD is the Spirit Brothers to create space for Ursa. So isa din naman sa mga pang-hold sa Spirit Brothers, just in case may makalusot, is the Lion. Mm-hmm. So, kinuha na lang. Secured na by Team Spirit. Pero kasi ang Ayo, di ba, pwede mo rin siyang counterin with itemization, mm-hmm, like mga vessel, something like that. Oo. Pero ang maganda kay Lion kasi, yun na nga, yung potential na Spirit Brothers na pwedeng kunin ng LGD. At the same time, yung burst damage na pwede niyang ma-provide later on. Oh. So, oh my goodness, Nakasiwag ako. Nakita ko palang yung like-an. Very good. Nakita natin yan kahapon. PSG LGD versus Team Secret. Yung kanilang Tiny and like-an talaga na mga General Bato, mm-hmm, na naging Chichudong. Kailangan ng pang-deep-push dito ng Team Spirit. Kasi kung kanina meron silang Winter Wyvern up against the Lycan ng Team Secret, ngayon wala silang ganun eh. So, Naga Siren. Oh, magpapakitang gilas. Mukhang ready ang Team Spirit dito. And isa sa mga talagang kinocomment kay Yatoro is he's using different heroes. Versatility. Oh, in every game. Kanina lang siya nag-ulit, yung Morphling niya. Diba, yun lang yung first time. Pero for this game, guys, sa game 1 ng Grand Finals, a new different hero naman, Naga Siren. Kailan ba huling may nag-Naga Siren dito? Team Undying, ginamit nila yon nung group stage pa. Oo. So, yun lang. Sila lang talaga. Yun lang. Nanalo ba? Parang yes. Nanalo. Ay, hindi. Talo. Talo. Ang Naga Siren. Oh, lots eh. Well, papatunayan naman ni Yatoro pag siya ang gumamit na. Diba? Different approach naman din yan. But, maganda yung team fight nila. To be honest, may the sleep, tapos kailangan lang talagang tumiming. Mm-hmm. Kasi naranasan ko na din to eh, nung naglaro. Nung naglaro tayo sa Civil War, hindi tumatiming yung mga stunts ko. Mm-hmm. So, kailangan great timing talaga yung... Hindi naman namin naaalala. Sorry. Pero yan na nga, Team Spirit, alam naman natin, ang galing nila sa mga ganitong hero, yung mga pang-setup talaga, team fight. Kasi, yun na nga, setup. Pero LGD dito, they're looking for the pick-offs, mostly. Kasi yung heroes lang, pwedeng pumunta sa backlines, take down the supports first, and we'll see what's gonna be their mid lane dito. Yes, and while we are waiting dito sa last ban ng PSG LGD, guys, be sure to join our Globe at Home fan cam and check out yung ating pinned comment para sa link ng Discord para makasali kayo dyan and get a chance to win a Globe at Home prepaid Wi-Fi with free 10 gig data delivery. So, diba? Nag-e-enjoy na kayo sa panonood ng TI at mananalo pa kayo ng exciting prizes. Yeah. Yes. Ayan. Sasaya nila doon, oh. Oo. Sana all. LGD, nag-ban sila dito ng Kunka. Nakita mo ba yung Kunka ni Toronto? Ay, syempre naman. Ayan. Ang kunat ng akum niya. Pero, ay, ganda-ganda lang okay, ba itong Lina. Wala kung na. Nakuha to ng Team Spirit, laging may ma-instantly delete eh. Finger of Death plus Laguna. Dalawang burst, no? Nakakatakot pa rin kasi yung draft ng LGD para sa akin eh. Kahit sabihin natin may set up yung Team Spirit and maganda yung mga team fight na pwede nilang i-offer. So first four heroes kasi ng PSG LGD, pwede na nilang i-run down agad-agad etong Team Spirit bago pa tayo dumating doon sa may timing ng Naga Siren. Oh, ang ganda nga ng Pango. I really like this Pango. Pero tingnan natin yung last pick ng Team Spirit dito. Kasi what I like din about the PSG LGD's draft naman dito, parang kahit hindi pa sila mag-level 6, kaya nilang lumaban. Oh, while for Team Spirit, lahat sila kailangan ng level 6 eh. I mean, not necessarily for Elder Titan, pero mas maganda kung may additional burst yun eh, yung Earth Split, diba? Ravage, Finger of Death, Song of the Siren. So, dapat maging maganda yung laning phase pa lang nila. Mm-hmm. Para, lalo na yung mga supports, diba? Kailangan agad nilang mag-level 6. But for PSG LGD Ursa, kayang
lumamang. Lumamang yan sa laning phase pa lang. But we will see how it goes. Tsaka sobrang ganda na itong Pangol year talaga na pick na LGD. Meron silang pang team fight as well as pwede siyang maging damage dealer for the illusions of Naga Siren later on. So far, kompleto ang lineup dito ng LGD. And sobrang bilis lang din mag-cooldown ng kanyang ultimate, which doesn't require na mag-stay ka lang sa lane. Pwede kang gumank ng gumank as long as you want. Sobrang ganda ng kanyang first skill and second skill. There's the damage. And tingin ko, ang gagawin lang nila is ika-camp out nila yung possible na creeps or neutrals ng isang Naga Siren. Kasi syempre, ang dami mong pa-clear out ng illusions. Okay. Nasagot na ang ating katanungan, di ba? Void Spirit, kaya niya mag-lumaban kahit hindi pa rin siya level 6. Depende na lang kung makakuha siya ng magandang rune sa mid lane. Pero kasi ang nakakatakot naman for Team Spirit is yung timing nila. Kapag na-hit na nila yung mga level 6 nila. Yung team fight nila, yes. If you would imagine. Oo. Kailangan lang tumagal ng laban kasi looking at the heroes of LGD, they want to end the game early. Gusto nila laban lang ng laban kasi yung heroes nga nila doesn't require a lot of cooldowns or ultimate dependent. Hindi sila ganun eh. So unlike yung Team Spirit, ultimate dependent yung mga heroes nila. So which LGD can take advantage of that cooldowns? So para sa akin, LGD. I'm torn. Gusto kong yung underdogs eh. Ang hirap mamili talaga. Gusto kasi sana natin na syempre ng bagong storyline. No. Lior. Pero LGD pa rin. Hala! Guys, mga personal ano naman namin to. Personal opinion. Diba? The views and opinions of the guest does not necessarily reflect. Ano ba yun? Basta yun. Hindi ko na alam yan. Basta naririnig ko lang yung Saboy Abunda paggabi. Basta yun na yun, guys. Diba? Does not necessarily reflect the Kuya Nick's sige, yun na yun. Tinuloy mo pero pa. Sige, I will go for Team Spirit. Talaga, ayun, Spirit. Alay ka muna ngayon. The Spirit is there, di ba? Kung imagine mo naman yung team fight nila, kapag na-set up nila ng maganda yung Ravage, yung Earth Split, yung Song of the Siren, Finger of Death, talagang chaotic ang magiging clash natin dito. So, guys, sino ba ang mga bet nyo dito sa dalawang teams na to? This is the Grand Finals Best of 5. Comment nyo na yan sa comment section. At kung gusto nyo pang humabol sa inyong mga bets, PM lang kayo sa Lupon XC Voucher Seller page and get a chance to win up to 150K worth of prizes. So, may sasagot sa inyo dyan, guys. So, good luck sa mga bets nyo. Huwag na natin patagalin pa. Game 1 of the Grand Finals, Team Secret, Team Spirit yun. Versus PSG-LGT. Wala na secret mo. Team ko kasi yun eh. Let's go, Kimo and Boss Alo. Eto na nga ang ating niya. Oo nga, nagulat ako. Nakapla ka rin pala, no? Ang main event of the evening. Best of 5 Series Grand Finals ng The International 10. East versus West. CIS versus China. New Bloods versus itong mga veterans ng LGD. Kimo, sino ba ang nakalamang? After 7 years, sa wakas, may representative na ulit yung CIS. Sa finals. And ako, alam mo, Alo, naka-live din naman ako dito sa page. Ina-analyze ko na rin kung ano ba yung nangyari dito sa drafting nila. Piling ko, first time ko makikita tong Pango, kung Pango mid ba to or Lycan mid. Pango mid. Baka nandito pa tayo sa page nung nagkakatansyahan pa yung both teams. Totoo. Yung Team Spirit, yung nagasaya rin nila, parang ngayon lang din ba? Or group stage ba nalaro yan? Wala akong info eh kung nalaro nila ng group stage to. Hindi ko natutukan itong Team Spirit ng group stage eh. Itong nag-asiren ng Team Spirit, ngayon lang nila to nilabas. Parang pinagkatago-tago nila to. And kung sa mismong pagkakataon, Grand Finals pa nila mailalabas, no? Ito namang Pangol year ng PSG LGD, nakikita natin to eh. Nung si Shao 8 pa. Yung kanilang mid laner, di ba? Oo, kasi siyempre, mga spirit yung gusto mo ibigay dito kay nating to see eh. Pero dito sa pagkakataon na to, parang ang ganda rin talaga ng Pangol year mid. Kung may hit niya na maaga yung kanyang timing, magiging sagot siya rito sa problema nila dito kay Naga Siren, kay Tidehunter, na siyempre, pag once na gumulong siya, hindi siya hindi siya mararabage na itong si Tidehunter, no? Teka lang, ang problema dyan, hindi ba yung Aghanim's ni Naga Siren? Yun, Aghanim's pa yun. Parang, siyempre, kung ikaw ang Naga Siren, more on na Manta style, Diffusal Blade, yun yung mga item mo. Isa sa mga bandang dulo mo pa yata makukuha yung Aghanim's Scepter mo rito eh.
Yes, bagay, pwede give up ng Yules, no? Pwede rin give up natin. Saka yung ano niya, yung shard niya, di ba? Parang kahit normally mo yata naman siya dyan, aatras at aatras. Pero ito na nga ang ating Grand Finals, guys. Game 1. Nitong ating Best of 5 series. Sinong mag-aakala sa umpisa ng The International na parang rematch lang pala tayo ng Dota Pit Invitational? Kasi last time po, no? Yung huling tournament before itong TI, yung Dota Pit Invitational, kung saan nagharap din po itong Team Spirit and PSG LGD do sa Grand Finals. Pero ang nanalo nun, Kimo, LGD, 3-1. And si Xiao 8 pa, yung isa nila doon. Yung mid, no, isipin mo, yung coach pa yung naglalaro, di ba? Oo, and ganun po katindi, no? Meanwhile, hindi mo... Alo, ako piling ko, ganito. Siyempre, pag naglalaro ka rin ng event, iba yung momentum eh. Totoo. Momentum is din ang tournament kung sakali eh. Di ba? Hindi mo rin masabi eh. Ako, alam kong sobrang, kung in favor, maging favor din ako sa LGD. Kasi kahit ako LGD yung pinili ko mag-champion ngayon sa TI eh. Pero, hindi ko, nandun yung kaba ko na kaba. Yung spirit. May ano eh, taas itong silat potential eh. Halos sa totoo nga lang, ito, magiging honest na ako. Lahat lang nakalaban ng Team Spirit binitang ko. So, talagang damage na tayo, di ba? Medyo damage talaga kasi... Kasi isipin mo, puro Titan team yun eh. Mm-hmm. Lahat ng big team yung dinaanan nilang yun. Wala silang pinalampas, lahat sinilat. Oo, di ba? Mali mo ba, umadamay itong LGD? Kaya nga eh, ang matindi pa doon, hindi man lang natin natanong kung kumusta yung mga scrim ng mga Pinoy teams doon or Pinoy player natin. Yung pala, 0-8 pala nila yung T1. So talagang grabe. Grabe itong Team Spirit na to, guys. And ako, syempre yung mga preparation nyo na ganun, hindi natin nakikita yung mga scrim. Sabi nga ni Toronto Talk siya sa kanyang sa mga interview, hindi niya alam kung bakit underrated sila dito sa tournament na to. Pero feeling niya, sobrang lakas daw nila. Every team, kaya nilang talunin. Itong LGD lang yung medyo 50-50 daw talaga sila. Pero kasi nga daw, hindi siguro nakikita yung scrim. So walang... info yung mga viewers natin. Pero yun pala dapat, no? Kung umpisa pa lang nasabihan na tayo, baka po talaga naman pumpaldo-paldo na hindi sardinas. Oo, hindi sardinas at buhangin ang ating kinakain ngayon, kundi siyempre mga lechon. Masasarap yan ang ating makakain sana, no? Hay! Lechon pa rin naman dyan sa labas, no? Ah, siyempre naman. Oo. At least kahit medyo talo tayo ng bet, panalo tayo sa lechon, no? Panalo talaga sa lechon. May lechon pa rin dito. Eh, wala eh. Naging Toronto Talk, yung ating pagkain, guys eh. Imbis na mapunta tayo sa Tokyo, saka sa Toronto, napunta tayo sa Talk, wah! Heist! Toronto Katsu sana eh. Kaso, nag-intoko eh. At least mura-mura yun. 20 pesos, solve ka na buong araw dun sa Talk ngayon. In-game na lang, in-game. Medyo maaaraw cover tayo. Totoo. And ito na nga, guys, ang ating game 1. Ako, medyo kinakabahan ako for Team Spirit. Kung may hit ba nila yung timing nila. Kasi itong lineup ng PSG LGD, ito yung lineup na pwede mag-snowball, no? At daraging kayo na dire-diretso. Ano to eh, labanan to ng ults versus rundown lineup, di ba? Yun nga eh. Kasi tatlong bounty yung nakuha ng Team Spirit to, no? Naagawan sila. Oh, naagawan niya itong PSG LGD. Isa pa sa Kimo ang kailangan yata rito. Yung maging trabaho ng Naga Siren, talaga yung trabaho niyang illusion, mag-split. Kasi yung sagot naman dito ng PSG LGD talagang yung pitas and parang ang hirap gumalaw sa mapa nitong LGD. Kailangan nila na relocate at least, 'di ba? Kung gusto nila sagutin yung mga split push na gagawin ng illusion nitong Sinaga Siren. Once naman na humarap siya rito ng 5v5, eh baka kalmutin lang siya ng Ursa Warrior. Kaya pa rin naman siyang ma-burst out kaso iniisip ko, tingnan mo, hindi ba parang sobrang kulang ng disable nitong LGD para mag-handle sila ng Naga. Ang dami niya rin pala, may Itni, may Tidehunter. Mm-hmm. Yun diba yung talagang parang, kailangan gawin nung Naga Siren dito. Parang feeling ko dapat kahit papano yung nothing to say Pangolier dito, magka-item din ng grabe. Tama. Maging heater type din, no? Mm-hmm. Yung makapalad din siya kasi parang yun yung pinakapambarag na nila eh. Parang siya na yung pinakapambarag nila kay Naga Siren dito if ever, di ba? Siya yung may pang-disable ng normal, siya yung may mga AoE na skill. Mm-hmm. Kumbaga siya yung sagot. So dapat gawin niya yung trabaho niya rin dito, no? Pero again, Mira! Wang makakakuha rito ng Lion. Eh, paborito niya rin tong hero na to eh, no? Si Miposhka and Mira, parang same sila ng nagiging role. Hero pool. Oh, ng role hero, ng hero pool. Minsan 4, parang 4, parang 5 pa rin si Miposhka. Pero grabe yung dalawang support na to, no? Ito yung siguro parang puso ng Team Spirit. Silang dalawa talaga. And then yung si Collapse, si Toronto Tokyo and Yatoro, sila yung gagalaw.
Let me do the talking, sabi nga. Ganun. Ano to eh, ibang klaseng level ng understanding nila sa isa't isa. Kaya na, kaya nila nagagawa itong mga ganito. Masasabi mo talagang all-in yung team play nila. Yung team communication siguro. Usually naman kasi dun magbabago to eh. Kung kamusta ba yung comms ng team natin? Kamusta yung mangyayari dun sa team natin? Itong team spirit na ito, nakikita nga natin na yung dalawang support nila is nagkakapalitan pa. Sa totoo lang, nagkakapalitan ng full. Pero last lagi, why? Uy, munti ka na rito, masolo kayo. Itong si Innocence, dun sa may bottom lane, talagang pinagpapalulang po ng ET yun. Munti na wala yung map. Oo. Munti na wala yung map, no? Kaya madalas ang pinang-ano talaga rito sa ET, more on Windranger, dahil meron kang Windrun. Para hindi ka ma-normal no, namang sobrang sakit or kaya Enchantress na pantanggal ng buff. Pero with this lineup ng PSG LGD, parang madodominate talaga nung ET kung sino man yung makakalay niya rito. And puro sa Warrior, I think talagang ang item niya rito eh Diffusal Blade, no? Diffusal. Kailangan niya ng pang-rundown item. Yung kahit pa paano maging early. Siguro nakaasa din yung pacing dito ng LGD kung depende sa aga na Aegis nila makukuha. Kasi yun yung pinaka ano eh, tempo and timing nung lineup nila eh. If ever na hindi mangyari yun, feeling ko madral-drag ng team spirit tong game na to. Oo, yun nga iniisip ko rin dito. Pero okay, sa may gitna, matetesting dito ang dibdib netong si Toronto Tokyo. No, wala akong info nito. Ah. Wala akong info nga talaga nitong Fangolier na to. Hindi ako masyadong batak na manood ng Fangolier mid kasi. Kasi hindi naman ako masyadong fan ng Fango mid eh. Okay, okay. So, anong laging item build nito? Pwede mo ba akong enlighten? Kung si Shao 8 ang gumagamit nito, mga utility item like use, saber, dagger, ganun. Pero nung si Topson na nagpa-pangulir, nakikita ko sa kanya, uy, grabe naman yung Tistan na yun. Grand Finals pa tayo tumatalong. Mira! Namatay siya. Oh my God! Kung kailang Grand Finals ha, medyo kailangan na i-check yung kanyang kamay rito. Dahil... Hindi siya pwedeng mamatay dito sa lane na to kasi alam naman natin lahat nagagawing pakwan niya ni Ursa Warrior si Tidehunter every time mamamatay itong si Mira. Tama. Hindi tumama yung kanyang standard at na first blood po siya. That first blood is brought to you by PNXBet.com. Promo code natin, Lupon WXC. Napiyakan lupa guys, walang tinamaan yung kanyang stand doon. Pero okay lang yun, ganyan talaga. Siguro pinick niya na lang agad eh, na-click niya na lang agad yun. Mamamatay eh. Mamamatay at mamamatay pa rin naman, no? Pero yun nga, yung nakikita ko si Topson na kung nagpapangulir siya rito, more on Echo Saber. And then, saka magdi-diffuse sa Lucrea yung Maelstrom. Feeling ko this game, Maelstrom yata yung build dito. Maelstrom and Aghanim's. Yan, yung mga sagot for the illusion itong Sinaga Siren. Pero pwede rin kung magko-control type naman siya rito, okay rin naman yung Yule Scepter, diba? Pa-escape nga ako. Yeah. Kasi parang feeling ko pinakailangan din ng LGD dito yung BKB eh. Pag inisip mo yung lineup nitong Team Spirit, more on skill lang to eh. Wala silang pang-handle sa BKBs unless magkaroon ng Aghanim's dito yung Naga Siren. Yun lang yung pinakapang laban nila sa BKB eh, no? Yun talaga, sobrang aga kailangan nung maging timing dito ng BKB nitong side ng PSG LGD. And also, again, ito na naman yung combo kung kahapon Wolf kinagat yung bato. Ito po, yung wolf kakagatin po yung teddy bear, guys. Teddy bear ng blue magic. Ang tanong, maging teddy bear ba ito ng blue magic o talagang oso na sumapak doon kay Makunochi, no? Sakit. Baka sa oso lang. Yung kasi yung mangyari, yung kinakatakutan natin. Pero ito na. Team wildlife. Isipin mo, may oso na, may aso pa. Diba? Talagang may wolf pa eh. Mm-mm. And tandaan natin, no, talagang ang problema kasi ng Ursa Warrior, madali siyang makite. Pero once na wolf bite siya rito, naku po! Baka naman mapigilan mo. Kung may BKB pa, talaga naman ang hirap kontrolin na itong si Ursa Warrior. Ngangat-ngatin ka lang nito. So timing versus timing, yan yung labanan talaga ng both teams dito, guys. Kung mapansin mo, kung narinig ko rin na talagang yung mga best team ngayon, alam nila kung paano lalaroin yung role nila with the timings na meron sila sa lineup, di ba? And ito, mukha nga delikado rito si Innocent pero may TP coming from IO. Nandito rin dito si Nati Tosei and Mira. Mukhang matatalawa na po siya rito. Naku! 0-2 na po. And dalawang beses na namamatay itong si Mira dito sa ating game. Di ata goods to para sa A4 na layo na. Especially, alam natin na yung gantong type ng layo, kailangan niya magka-dagger. Isa din siya sa pinakapang huli nitong spirit. Uy, may ginugusap. Uy, grabe naman yun! Sidestep coming from Nothing to Say. Hindi tinamaanin na double damage to. Oh. Muntikan na mamatay. Pero presence of mind coming from Nothing to Say. Pagkakamali lang talaga ni Toronto Tokyo yun. Feel ko, hindi rin din talaga mababurst since may
nag-abang lang din ng chance si Toronto Tokyo. May raindrop ata si Pandora. Okay. Hindi rin tumama talaga yung sa kanyang second skill. Wala rin siyang ultimate. Pero ito naman yung magiging timing nito si Toronto Tokyo. At least matitake niya or mababawasan itong tier 1 tower sa may gitna. No? Parang nung group stage, napapansin ko sa PSG, LGD, and the rest of team, parang pinapriority nila basagin yung tier 1 tower sa may gitna. Nice. Ano talaga yun, Noe? Sa totoo lang, kung kaya. As kaya. Kung kayang basagin yung gitna, ayun yung pinakamagandang objective sa Dota 2. Lalo na sa early, ha? Oo. Kasi grabe yung space na mabibigay. Once na mabasag mo yung first tower sa mid, imbis na dun sa carry lane or dun sa... Yung offlane kasi yung pinaka-nonsense take, sa totoo lang. Hindi magbibigay ng advantage kasi sa map yan, Yung mid, pati yung carry lane, yun yung mga sobrang lalaking impact na nagagawa. Lalo na yung mid. Kasi pagka... Tama. Nabasag yung mid, pwede kayong pumasok ng open, ng, no? Ano, ng triangle, pati sa mismong jungle ng kalaban. Mas madaling pumasok. Yung ang pinakamaganda. And ito na nga guys, ang isa ko pang ano rito, Kimo, kung ikaw ay PSG LGD, siyempre, ito na yung best chance mo para kuhanin talaga itong Aegis. Kumbaga kay TI. Kasi ilang taon TI? Na sila. Ilang taon na sila ang... Na-deny ng Aegis. Makakuwanan OG dalawang beses na nag-champion dit sa TI and PSG LGD simula ng TI2. Nandiyan na sila, sumasali na sila sa the international. Madalas 9 or 12 place, 7 place, and then neto paangat ng paangat, naging 3rd place, naging 2nd. Naku, ito na yata yung kailangan nilang patunayan or kunin na talaga, no? Ito nga. Huwag naman sanang magic lang. Huwag lang magic. Oo, kasi ano ako ng LGD. Pandin talaga ako ng LGD since ano pa, since 2017 ata, parang ganoon. Pero siyempre, napakainit na team. Team Spirit ang kanila makakaharap dito. Nakatutuwa ka pa nga yata yung LGD na Team Spirit ang nakapasok at hindi secret, kasi may yung secret. Nakikita natin lumalamang pa sa kanila yun Laban hindi, parang match no? Parang match Match na match. Nagkamali lang din. Yun nga kasi yung ano ngayon ng Dota. More on team play na rin kasi talaga. Oriented tong Dota. So hindi pwedeng may magkamali. Tama. Parang ganito lagi yung laban. And ito, with the rotation ni Toronto Tokyo, nagkamali sila ron. Wala silang nahuli, guys. And yung Ursa Warrior dito, pero magkapakita pa yata. Si Ame, mga sir, tingnan natin. Nandito na si Mira. Oh, masyado kang matapang. Ito na yung stun. Tingnan natin kaya ba nila burst down. Ito si Ame. Madalang mamatay itong Ursa Warrior or pati si Ame, ha? Pero okay, the stomp. Nakapag-rage itong Ursa Warrior. May tutulong ba sa kanya? Mukhang wala. Apat na heroes yung tinalagaan nila rin sa may top lane to kill itong si Ame. No, and... pero habang nangyayari yun, nakabasag yung Lycan sa baba. Oo, ang bilis. Hindi natin nakita. Hindi natin nakita habang nangyayari yun. Ang sabi nila, kung mamatay man yung carry namin, dalawang tower yung aming pababagsakin sa inyo. Bottom. Pati itong mid tower, grabe rin talaga yung pressure ng isang Lycan na mayroong dominator. Hindi ganito yung Lycan ng secret kanina, medyo cute . Pero itong Lycan data ng LGD, grabe mag-control ng map. Ang bilis ng tempo. Sobrang bilis ng tempo niya. Sabagay kasi kanina, S-Ben yun, ito, Nage. Alam ko, pagka Lycan versus Naga, okay na okay lang para kay Lycan yun, yung lane. Hindi siya natatakot. Walang kill potential, no? Pero Toronto Tokyo, ito makakuha nila yung top lane. So, at least medyo balance pa rin yung ating game natin dito. 10 minutes ng laro natin, pero medyo malawak na yung pinupuntahan dito ng PSG LGD. Natetake na nila rito yung jungle nitong Team Spirit. Meanwhile, dun sa may top lane, mukhang ganun din naman yung kanilang gagawin dito. Kasi iniisip ko lang dito sa lineup ngayon ng Team Spirit. Ha? Parang kung mauuna agad data yung Helm of Overlord dito ng Lycan, di ba parang hirap talaga sila ng mid game? No, kung bibilis yung timing nito. Yun talaga yung question dito . Kung kaya nila sabayan yung mid game, lalo na yung pag-rush take nitong Ursa Warrior mamaya. Feeling ko dun mag-aano yan. Dun magbabase itong lineup ng LGD pag once na nila makakuha yung mga Roshan, no? Pero sabagay, goods naman din yung trade-off na ginawa nila. Kasi isipin mo kahit parang ang bilis nakabasang ni Lycan, sobrang pre-farm siya. Pero siya pa rin yung pinakulelat sa network na core, ha? Namatay siya kanina . Pero ito. Oh my God, huli rito. Itong si Collapse, mga sir. Mabiburst pa nila to? Mukhang hindi rin yata. Makakatakbo lang, pero may glimpse back. Gagamitin dito, Collapse. TTP out lang. Wala na kayong pang-cancel ng TP. And easy, TP out by Collapse.
Nandito na pala si Good evening. Kimo. Hi, good evening. Santay rito. Anong prediction? Ako deserve nila parehas manalo talaga eh. Grabe yung buong taon nitong dalawang team na to eh. Pero syempre doon tayo sa underdog. 'Yon ang gusto kong storya. Underdog tayo eh. LGD ako nakabit dito. Nandiyan na kayo, tuloy-tuloy niyo na. Tuloy-tuloy niyo na. Cinderella na to, 'di ba? Isipin nyo, upper bracket, IG nakaharap nitong Team Spirit. Tinalo nila ng game 1. Uy, sabi, wala. Ang makabagong OG nga daw eh. Oo, makabagong OG. Pag di sila nag-champion dito, gagan labas sila. OG, AG. OG, AG. Pero kasi siyempre, parang pwede rin naman itong gawin ng mga Southeast Asian team yung gantong run eh. Kahit sino. Oo, di ba? Kung mga pwede nating mailagay yung sarili natin sa kanila. Pero ito si Innocence, mukhang mayayari yata siya rito. Malayo na rin yung kanyang mga tropa and mamamatay itong si Innocence, si Raptor. Nadali ron. Gusto gawin sana ng pera pero ito yung illusion. Itong si Naga Siren, meron na siyang yasha rito going for Manta style. Ito nga Naga Siren and nothing to say. May ispatan dito kaso hindi niya alam kung totoo ba to or hindi. Ayan. Mukhang makikita niya yung damage. And mukhang totoo na nga yung makakita niya ron pero wala na siyang pang-go. Kasi parang pili ko dito sa game naman na to. Lamang yung LGD talaga sa early kung parang gusto nilang dumal, yung kaya nilang makarundown, di ba? If ever na maganda nga yung timing nila. Kaso, tingnan mo, sobrang balance pa rin yung game at saka nakikita natin na sobrang napre-preform pa rin yung spirit dito. Mm-hmm. Parang nakagawa at nakagawa sila ng paraan kung saan makakuha ng network yung tatlong core nila. Sipin mo kasi tatuloy-tuloy yung network yung tatlong core eh. Hindi, Kimo, alam mo naman, yung storya ever since nung group stage pa lang, lagi nasa dehado yung spirit. Di ba? Ang odds lagi against them. Tama. So, nasanay na sila doon up until the secret game earlier na nanalo sila. So, hindi na bago sa kaniligan yung sitwasyon. Mm-hmm. And also, Kuya Nick, ito talaga rematch to nung last, yung pinakahuling tournament na nangyari, Oga Dota Pits. Sila rin talaga yung nakaharap sa Grand Finals. And masasabi natin na sobrang balance ng Dota kasi sila na naman yung nakaharap dito, no? Okay, talagang ano ata to ah. Ano yung sinasabi mo lagi, Kuya Nick, kapag nangyayari to? Deja vu yun, deja vu. Innocence? Tapos siya na naman. Siya na naman yung magiging ally rito and mamamatay na naman po yata yung Disruptor. Pero nipaypian yung kanyang ultimate. Gusto nila lumaban dahil nag-relocate in sila rito and gusto nila patayin. Ito si Miposhka. Mabuhay man nila yan pero okay, wala nang mana. Itong si Tidehunter. Tingnan natin pero meron naman siya dito ng soul ring. Pwede niya ipapian ha. Kasi wala silang damage eh. Ayan ang Tidehunter yung makunat. Hindi yung 4 Tidehunter ni Sepper. Yun, nadamay pa. Biro lang. Malambot yun eh. Ano yun eh? Paano yun na yun? Pahinog na pakwa na kasi yun. Itong pakwa na to, medyo kakapitas pa lang, Kuya Nick. Matibay pa, no? May ginto rin sa likod eh. May ginto sa likod talaga. Alam mo, medyo indistractable yan, di ba? Tandaan nyo ha, winner gets 900 million pesos. Uy, loser, hindi na masama sa 250 million. Saan ka makakuha ng ganun, diba? Ang sarap naman. Mag-donate, guys. The difference is real. Donate talaga, no? Tsaka syempre, dalawang taon walang TI, eh, di ba? So, talagang the more the special itong event na to. Kasi nagtataka lang ako dito sa ginagawa ng LGD nito. Parang feeling ko masyadong nag-farm-oriented si Ame dito sa Ursa niya. Parang dapat lagi niyang hinahabol to eh. Parang every time na may pang-ulti ata sila dati hinahunt nila itong Tidehunter. Hindi nila nagagalaw eh. Kita mo yung Tidehunter, mas mayaman na pati dun sa pang-ulir. Parang yung advantage yung Tidehunter tuloy-tuloy. Sabi ko sa'yo, huwag si Sepper, nabash tuloy ako. Ewan ko sa'yo, minabash mo kasi si Sepper eh. Nautosan po kasi dami ako. Dami fanboy ng Sepper dito, huwag kasi yung ano dyan eh. Since nung grade 6 pa lang sa Malabunyan, kilala ko na si Sepper. Ay, Sepper? Malabun tags pala yun, no? Suportado ko na yan, guys. Di ako ba siya. Si Alo, ito. Nagnoloko lang si Kuya Nick, kayo naman, masyado ka seryoso dyan. Sinasabi ko naman kay Alo, huwag eh. Grand Finals, guys. Pero yung course ng Team Spirit, Kimo, doing par and even more dun sa may LGD. Tinutuloy nga lang nila to eh. Kasi ito nga yung kasabihan sa Dota. Eventually, basta nakukuha mo nga halos lahat ng resource. Basta naman kayo sa resource, mananalo kayo. Mananalo kayo. And nakakapagtaka kung saan kumukuha tong dalawa naman ng resource. Yung Tidehunter, pati Boy Spirit. Kasi nakasiren to, di ba? Yes. Matakaw to talaga eh. And sabi ko nga sa'yo, parang kulang yun. Teka lang, ako muna. Parang kulang yung ginawa nitong LGD. Dapat talaga hinabol ni Ursa to eh. Isipin mo tong Tidehunter, kanina pa naglalaro to dito sa deadlane. Almost 5 minutes na ata, doon siya nagpa-farm. So hindi nila natatakot, walang ka-pressure yung Team Spirit. Yung mga support nila, nagro-ronda sa Taso, may blocker sila para sa Naga Siren. Bagong hero ni Tidehunter.
Ano? Bagong i-robot ulit yan ito. Sorry, Kimo. Sorry, Kimo. Bago ulit. Bagong labas ulit. Di na naman. Nito lang. Pero kanina, nagulit na siya. Nagulit na siya kanina, Morphling. Pero ngayon, iba na naman po ang hero niya rito. Baka po makakita tayo dito mamaya. Mga Techie Scary, on Nature's Prophet, mga ganyan. Abangan natin. Pag nabaliw. Up na yung tempo nila. May defusal siguro. Ito na nga yung defusal. And ako, Toronto Tokyo Delegado rito. Tingnan natin, may blink in ba? Ito si Nati to say. Wala pa pala siyang blink. May lubog kaya. Kaya di pinapabalik eh. Kasi may lubog. Tama, lulubog ni Data. Pero grabe si Nati to say. Muntikan na siya ron. 60 HP. Para dito sa may Boy Spirit. Grabe naman yung damage ng Maelstrom doon. Wala na naman silang nahuli. Ito yung sinasabi ko sa iyo, Alo. Wala silang disable. Totoo. Yung disable nila, nakaasa lang sila sa pango. Kaya ang hirap i-execute yung lineup nila eh. Isipin mo, kompleto na yung tempo nila. May Helm of Overlord na yung Lycan. May Maelstrom na rin tong si Pangolier at level 12 na. Pero wala silang mapatay. Nakita mo, parang pinaglalaroan sila nitong Team Spirit eh. Tama. Once na nag-glimpse back, tinitipihan na lang sila ng Tidehunter. Even Tidehunter, kahit glimpse back mo yan, merong Yule Scepter na eh. Diba? So yung Aghanim's Naga Siren ba yun? Aghanim's yung Naga Siren! Huli ka! Oo, pero ito na, mamamatay rito si Nati to say, isang kabilisan lang, and then, call sabay, ano? Napakahusay! Song sabay TP out, oh my God! Hit and run, Kimo, hit and run! Mm-hmm. And, ito yung problema nga nung lineup ng LGD na to, talagang, isipin mo, sila parang kaya silang patayin anytime. Nitong Team Spirit, ang daming disable eh, ang daming pang strike eh. Kung sakali mo mabudo ka or maravage ka, yun pa. Yung pinaka-worst na nangyari, nanet lang yung Pangolier. Pero wala rin ito yung Naga Siren ngayon. Tingnan natin, Ravage, magagamit ba? Ayan na nga yung Ravage, ginamit na dito Urso Mario. Mamamatay, mapaburst down ito si Ame! Oh my God! Ayun, nahuli pa rin kayo dito. Ito si Sinkyu, Team Spirit! Paano sila lalaban doon? Wala silang Naga Siren pero bumalag! Parang ngayon ko lang nakita yung LGD na nasa Dehado, no? Ng Erika game. Parang pampalag yun eh. Pag inisip mo yung Void Spirit, may DD pa rin siya doon eh. Dapat nga tayo hindi pumunta LGD doon or at least kahit Ursa lang yung nagpapakita. Yung Ayo, hindi siya naka-ready. Yung Disruptor, hindi rin naka-ready. Ang mindset siguro nila doon, walang song. Walang song, walang Naga Siren, kaya mapalag sana sila. Pero grabe. And the Naga Siren, yun nga sinasabi mo na timing nga yata yung Aghanim's Scepter. Pag nakuha, wasak kata talaga nito si Nagin Say. Ayun na nga, sinolo kill guys, si Neo Toro. Nako po, B.I. Grabe yung kumpiyansa nitong Toronto Tokyo tsaka Yatoro, guys, ha? Grabe yung kumpiyansa. Kahit sino kalaban. Oo, ako hindi ko ini-expect na isi-second item niya yung Aghanim's Kimo. Oo. Hindi, sabi ko nga sa'yo, parang yun yung pinakailangan, eh. Oo, kasi hindi kailangan, wala na, pero second wala item, wala na disable yung LGD. Wala na nga disable yung... Wala nang disable tong LGD. So kung ma-i-interrupt niya lagi itong si Pangolier, isipin mo paano lalaban yung LGD. Tama. Isa na lang tayo kailangan hintayin ng LGD dito kahit pa paano yung magkaroon ng Aghanim's yung Lycan. Kaso kailan pa yon and ilan na yung item ng mga core nitong Team Spirit. Grabe yung timing dito ng Team Spirit. Pasok na pasok. And PSG, LGD, nakalimutan yata nila na hindi si Shao 8 yung kanilang mid laner dito. And ako po, huli ato si Toronto Tokyo pero makakatakas pa rin siya. May double ultimate pa naman siya. And makakapag-out lang itong pero Void ito Spirit. Pero ito na yung power up na Naga Siren. Ito na yung power up na Naga Siren. Kimo. Akala ko hindi sila basta-basta makakasitch. Pero kung ganito tayo kalamang, ang daling sumitch nito ha. Hindi na alam ng LGD kung paano nila ititimpay ito eh. Pinipilit na lang nilang iwasan eh. Tuloy-tuloy tayong ginugulat ng Team Spirit. Even LGD mga kaibigan. Wow. Pinapalagan nila. And eto, may Blink Dagger na rin yung Tidehunter. So, instant initiation already online para dito kay Team Spirit. And, Pero parang nalitata rin tong timing ng dagger ni Pangolier para makalaban sila at least. Ang in-expect ko kasi parang defusal lang pati Helm of Overlord yung hinihintay nila. Pero hindi nangyari. Hindi rin sila maka-teamfight eh. Parang ayaw nilang lumaban since ET pati Tidehunter din yung kalaban mo eh. Parang hirap bang gayon? Hirap tibagin? Direct patingin nga ako ng short ng Naga Siren. Siguro kung yung merong song may regeneration 5% sa max HP. Pang-reset talaga yan. Pero ito ha, siguro nung nakuha nila yung defusal, pati itong Overlord ni Lycan, ang kulang nila, yung dagger ng Pangolier. Doon nakita natin Maelstrom siya eh. Parang nag-double sila sa may bottom, sobrang lumalim din talaga. Kasi nga, yun din yung talaga yung pinakapanghuli lang nila. Isipin mo, wala silang disable nga. Sabi ko kasi wala silang disable. So kung matcha-check yung Disruptor nila, wala na eh. Blinish team fight nila eh. Yeah, parang ganyan. Hindi na kailangan na Ravage dito. The stun lang nito si Mira. Wow.
And again, advantage. LGD, paano sila rito babangon? Oh, kahit na kanina eh, may like and tiny yung Team Secret. Ah. Alam nila kung paano counterin, di ba? So, ngayon naman, ang pang-counter nila sa may Lycan na ursa naman ngayon is yung Song of the Siren naman nung Naga Siren. Mm-hmm. Oh, ano? Kahit ka naman, kahit ka naman gawin mong aso, sama-sama kayo, tulog. And aganim Scepter Naga Siren yan eh. Pagka nag-song, kahit naka-BKB yung ursa, hold, alisa na tayo. Oh, kahit kahit gulong no, manenet mo pala yung gulong. Isipin mo ako, Eniko, kahit palagan nga nila eh. Kasi kung isa lang naman yung ursa, lang naman yung BKB user nila. Pwedeng labanan, di ba? I-1v5 nyo yung ursang naka-BKB. And Kimo, with this Orchid, naku po, eh talaga naman pong yari yata yung panggol niya rito. Kahit yung Lycan. Napaisip si Kimo kung tama ba yung decision niya for this series, mga kaibigan. Oo nga eh. Hindi naman natin ng series eh. Kaso ito, nag-smoke. Oh my god, tingnan natin dito. Both teams na kayo smoke and alam nila na kailangan nilang ilaban itong Roshan pero kita mo naman yung Asian. Hindi rin eh. Ginawang pera. Isipin mo itong lineup ko, Enik, ng Team Spirit ha. Hindi nga ito malakas mag-Roshan pero malakas ito mag-depend ng Roshan. Oo, depend ng Roshan talaga. Pero ini-sneaky. Ini-sneaky sila rito. Tingnan natin. Roshan, alam ba nila na nandito sa may Roshan? Makikita sa Spirit. Okay, spotted na rito. Kalahati ang buhay ng Roshan. Tingnan natin. Ito yung stun. Oh my god, ito na yung mga illusion. And yung rubbish magagamit pa rito. Tingnan natin. Pero gumulong ni Ame. Getting that Age of Immortal. Pero tingnan natin yung gulong. Tatama Max naman yan. Naku po, na-control din si Toronto Tokyo. Pero kapag-out pa. Oh my god, nabuhay pa ito Void Spirit. And the Song of the Siren. Gusto na lang mag-out. Pero namatay pa rin doon sa mga alagan. Ito si Paid Mian. And maganda pa yung for LGD ha. Yes, signs of life para kay LGD. Sakto kasi pagpasok sa loob, ganda nung Disruptor ulti. Oo, oh, hindi diba? Na pa. So, wala nang BKB yun eh. BKB. Tama, BKB. Pag inisip mo maaaring yung lineup nitong LGD, mahirap din pasok ito sa Rosh. Tama. Isipin mo Disruptor plus Pangolier yan eh. Hindi pwedeng magpaikot-ikot yung Pangolier dun sa bola niya eh. Mm-hmm. Diba? Hindi mo malalapitan. Wala pa namang BKB dito yeah, no? Yung Team Spirit para yung Void Spirit. Tama ka ron, Kimo. Oh. May gulong-gulong oh. Na-control yung Void Spirit dito. Sayang. Eh, muntik na siya makatakas pero nandun yung Lycan sa may likuran. And syempre, trabaho talaga ng Lycan yan. Habulin yung mga nasa backlines. And ito. Yan ang ating Globe Fan Cam, mga kaibigan. Pero kung gusto nyong sumali dyan, ha, nandyan din yung link sa ating description, di ba? Masaya, oh. So be sure to join Globe at Home Fan Cam para magkaroon ng chance na manalo ng Globe at Home prepaid Wi-Fi with free 10 gig data. Will also give away 3 months XSplit premium licenses para ma-level up ang inyong streaming at video presentation experience. Sa totoo lang, nagtaka ako dito ah. Sa totoo lang, parang feeling ko dapat hindi na ata nag-orky to si Nage. Sobrang advantage siya. Mag-blood turn, no? Hindi, kahit na, parang isipin mo, imagine, puro melee pa rin tong hero ng kalaban eh. So, yung Iskadi, malaki pa rin yung impact. Kaso, baka iniisip niya kasi nga na yung Ursa mamaya magiging Lycan, kaya ganyan, yan ba yan? Or talagang gusto niya lang patayin yung Pangolier. Parang yun lang yung purpose ng Orchid niya dito eh. Hindi, parang ang ganda kasi nung timing nila rito, wala pang pantanggal ng Orchid yung si Pango. Oo, then si Lycan din, wala pa. And problemang tunay yan eh. Diba? Pagka kahit mag-BKB ka, after ang BKB mo, kung may Orchid na kasunod yan, siguradong yari kayata eh. Ang problema lang, knowing LGD, objective gaming tayo. Mag-Roshan tayo. Eh ngayon, parang napasama bigla yung timing nitong Orchid. Kung siguro, ibang item yun, baka talaga napatay nila kagad yung mga tao sa loob. At saka yung tipong may Iskadi, makunat siya nun eh. Yung Orchid, Iskadi, naga-siren kasi, nagkakaroon ka ng silence, pero pinapalambot ka rin yan eh. Tama. At the end of the day, parang 4K item din yan, 4-4 ata ko, hindi ako nagkakamali yung Orchid. Ultimado, nakita ko na ganyan. Happy viewing nga pala sa kaibigan ko, si P.O. Valientes. Yan, magandang sa inyo, magandang, nanonood daw sila ron yung mga tropang polis natin. Mm-hmm. Happy viewing mga idol. Salamat. Pero atin, kontrolado pa rin nila. Hindi pa rin makatulak dito yung LGD. Yung LGD yung hindi makakuha ng moment para to teamfight. Wala pa rin bang aganims tong si Lycan? O baka yun lang hinihintay nila? Hindi siya mga aganims. Alam mo naman kahapon yung teams, yung LGD. Nag-AC, ba't ganun? Alam mo naman yung LGD versus Secret kahapon game number 2, di ba? Merong Elder Titan ang hirap umay ground. Mm-hmm. Di ba? Eh ngayon yung Elder Titan nasa kabila.
nasa team spirit. So let's see kung paano nila i-handle naman yung bagay na yun. Pero ngayon nga yung parang pinag-usapan namin ni Alu agad ko yung Nick din pagka-pick. Isipin mo nga Tidehunter pati Elder Titan to eh. Ito yung mga may hirap high ground dun eh. Nako, malabo. Di pa nga nag-agarim si Tidehunter. Kailangan ubus yata. Di pa nga nag-ag si Tidehunter. Kailangan yata maubos muna yung ano dito, team spirit before sila maka-high ground. Or kahit masolusyonan nila itong Naga Siren. Pero Naga Siren with the Blood Thorn. Kaya niya pumatay. Kaya niya talagang yumari ng isang mabilisan dito. Pero kahit yung Pangolier niya kumahuli niya. Pero check out si Pango patay na. Ang pinaka-importante for team spirit lo, isipin mo. Ayun nga, ay, naisip ayun, ko diba, na eh. Naisip diba? Mo. Grabe yun eh. Naisip na lang. Pero, alam mo, tanong mo kanina ko sa nagpa-farm si Kulak. Pinaparman yung jungle kalaban. Pinaparman yung jungle nung kalaban, pero ito nakita natin. Oh, buhay pa rin sa Blood Thorn. Hindi kayang anuhin with the... Ano plate rito? Plate mail lang, no? Oh, 20, ano, 20 armor yan, guys. Plate beyond nose. Plate beyond nose. Tignan mo, walang pressure yung Void Spirit, oh. Backfire nga yata yung ano rito, Orchid dito. Hindi siya agad nag-rush, ano, hindi agad siya nag-rush na BKB. Hindi ako pa niyan, eh. May tao tayong pinakamagandang tanungan, mami. After niyan, tatanungin ko si Gabi. Walang hiyang magnaga yun, eh. Sinabi niya rin, nung nakausap ko siya, kasi ginawa din to kasi ni Timato, nag-Orchid siya. Sabi niya, parang walang, ano to, walang stats kasi to na mabibigay sa'yo na talagang lalaban ka. Kundi, pipitas ka, makakapatay ka. Hindi ka tulad ng mga Scotty, no, na talagang titibay ka talaga patay yung pinil mo. Sana all, di ba? Siguro nga kasi gusto nga kasi i-check to eh. If ever nga naman maunahan niya ng Orchid yung Laika na walang sapatos, pwede niyang mapatay eh. Yes, Yung si Pangolier din, ganun din. Ma-Orchid mo, sabay manit. Pero siyempre, bubuo ng mga anti, ano yan, anti net, yung mga BKB, Lotus Direct, Orb. Patingin nyo ako status nung Disruptor nung kabila kung nag-rush ng Ags. Walang pera masyado. Walang pera, guys. Ito sana yung pangontra nila eh. Heater lens lang to. Talagang mahirap pa sa mahirap. Oop. Ang inisip ko kasi dito, sobrang daming problema ng LGD. Isipin mo nga kasi yung teamfight nila, wala sila talagang disable. Oo. Yung kalaban nila, parang kahit magkamali yung isa, may Elder Titan pa, may layo na pwedeng maka-check. May slip silang insurance if ever magka-badtripan yung teamfight. Diba? Halimbawa, si Ursa na unang makapag-BKB. Pag nag-slip sila, patay nila mag-isa yung Ursa. Kaya eh. Mm-hmm. Tignan mo, naka-ages dito yung LGD pero wala silang mag-walk-in. Wala silang mag-teamfight na maganda. Hindi nila mag-uha yung... Ako, delikado yata yung ano. Okay. Pero ayaw nila itong target na ito. Oh, hindi. Si Gulab. Doubling count lang. Baka slow hounds. Oh, sige mo ako. Oy! Yun lang. Ayun na nga, nadali pa rin dito si Collapse, mga sir. Hindi naman slow hands, Hindi naman si Kimo, tuloy, si, ano, slow hands. Oo, nadali pa si Collapse dito, guys. Ay, pabalik ko yun, ha? Pabalik ko yun agad. Pero ito, nadali, ha? With the basher, pati defusal blade ng Ursa, kaya talaga nila may damage. Hindi na siya pwedeng tipihan, eh. Alam mo naman si Ursa Warrior, pag nag-overcharge yan, paano mo titipihan pag naka-basher, di ba? Hindi mo isusugal yung 3 seconds mo doon. Ano pong aganim, ano pong effect ng aganim sa Naga? Kahit mga naka-BKB po, kaya niya nang i-hold dun sa kanyang Insnare. Sa Insnare. Fierce's immunity yung Insnare niya. Kahit yung umiikot na Pangolier, kaya niya na pong Insnare yun, mga kaibigan. Laking bagay, kumbaga. Mm-hmm. And ito, tingnan natin, 29 minutes ng laro natin. 2K lang yung kalamangan ng Team Spirit dito. And Kimo, lo, anong tingin nyo rito? Anong status ng laro? 50-50, 60-40? Kanino ba yung pressure? Ito lang, feeling ko, yung pressure nasa LGD pa rin. Kasi sila yung kailangan matapos ng maaga dito. Kaso, dahil nga dito sa item build. Ang ganda ng Disruptor ulti! Pero kaya ba nilang i-burst down itong Ursa Warrior with that Bloodthorn? Yes, it is! Grabe yung soul burn nung ano na yun. Kine-question yun yung Bloodthorn ko, sabi niya Toro. Gumana nga eh. Nakitaan tayo, guys. BKB wala naman yung Ursa, hindi lang nakapag-react eh. Di wala pa yata siya BKB, nag-basher siya eh. Wow. Pinindot niya ako ng Ursa Warrior. BKB siya, second item yan, second item niya. Oo nga, nag-BKB siya pero hindi niya pinindot. Baka gusto siya i-tether. Ayun na nga, guys, eto na. Okay, paisa-isa na nga po tayo rito. BKB, gagawin nito sa atin to say yan. Abulin niya agad! Napakalayo pala nung net na yun, mga sir. And delikado rito, ito si nothing to say pero to save! Coming from IO. Ang tawag dun, guys. Ang tawag dun, stop ball. Stop ball dun yung... Stop ball? Stop ball yung... Kuwilik, yun pa yung effecting na mo. Napakalayo nung range. Napakalayo nga pala nung range dun, nung net na yun. Oh. And ngayon, ito yung time ng... Team Spirit. Kanina, bago ko yung tanungin, siguro 60-40 yun eh. 40% for LGD. Ngayon, sumi-70-30 na eh. Sumi-70-30 na eh. Oo. Tapos na si Ursa eh. Yun crucial na lang yung parang pinakapasa nila eh. Sa totoo crucial lang. Crucial yun, mga kaibigan eh. Isipin mo tong Laika na to ah. Third
third siya sa top network, pero nakikita ba natin yung impact na dito? Parang wala rin siyang papaluin eh. Isipin mo, mahirap talaga mag-likean. Oh, mahirap din mag-likean kung may ET kang kalaban, pati Tide Hunter. Kasi Hunter. Yung Tide Hunter pa lang, parang ma-third skill ka ata. Sa laban ng may... Kahit yata negative armor, ang sakit eh. Sa laban ng micro-1, ang ultimate na marunong mag-micro, naga-siren. Mas naka-aganim si Hunter pa. Diba? So, yun yung meron ang dito. Ang sakit niyan. And ito, taras na. May puso na itong sinaga siren, guys. Ako kasi alam mo nga, Alo, iniisip ko to. Sa totoo lang, parang feeling ko, mas clean up tong nangyari dito sa Team Spirit na to kung hindi siya Blood Turn time. Iniisip ko kung parang Mantas Cadillac lang, tapos doon siya nag-aganim. Oh, doon yung sunod-sunod eh. Parang isang Butterfly nga lang ata ni Naga to, tapos tong LGD. Mm-hmm. Yes. Yun Butterfly din, maganda niyang maging item niya mamaya rito. Ursa lang ang papatay sa kanya, no? Yun nga eh, walang magic damage tong, ano, walang magic damage tong LGD. Hindi naman nakaganim siya si Disruptor, so hindi niya kailangan ng mga BKB-BKB dito. Pina-farm yung alaga rito, another 250 yan. Pero sa lahat na nanonood dyan on YouTube, Facebook, and Twitch, magandang gabi po sa inyo. Eh, ito na po yung final leg natin. The finals between Team Spirit at saka PSG, LGD. Ang dami natin napanood na laro. Tama. Pero hindi pa po yun yung uli. Panoorin nyo po ito, mga kaibigan. Best of 5 to, if ever, ha? Kung sakali nga magkaroon ng 2-2 tayo dito, guys. Heavily favored yung LGD, so hindi malabong kung sakali manali yung Team Spirit. Kung sakali, makabalik din itong LGD. Pero hindi mo masabi ko enik yung momentum. Malay mo nga, ma-3-0 to. And shoutout sa mga nandito, wag po kayo maingay dyan. Okay. Mawalang galang na po. Mawalang galang na po. Nakakasmo kami rito. Malayimi kayo. Ang gulo-gulo nyo dyan, ha? Nagsasaya kayo, ha? Tatrabaho kami, ha? Kontrolado pa rin ang Team Spirit dito yung laro. Kita nyo, never... Ibigay yata yun? Ibigay yata yung Point Spirit? Nakikita pa si Amin. Ayun, ayun, yata. Ibigay na yata. Ibigay na. Naku po, ayo, Diyos ko! Aray! 50 seconds down itong ayo, ay natin to say, gumulo, pero wala siyang mababangga rito mga seren ako. Pinuputrip na naman po mga alaga ng Lycan. Magiging pera siya dito sa Mayinaga Siren. Kumikinang ang kanyang mata. Sabi si isipin mo, wala na silang pang-clear. Wala silang pang-clear sa illusion ni Naga. Tapos, naglagay pa ng talent yun ng plus Naga illusion. So, napakadaming illusion yan. Totoo. And ngayon, eto na ang Team Spirit. Sino magkakala? Yes. Sa first game ng Grand Finals, may mailalabas pang ibang hero. Etong si Yotoro. May bala pa pala. May ibang hero pa pala. Diyos ko, nag-throw ranger na. Kasi pag inisip mo itong Team Spirit, ha, ito yung team na sobrang nakaasa sila dun sa carry nila. Maraming contribution yung lahat talaga. Actually, lahat sila nag-contribute, pero more on yung strat nila, nakaasa dun sa pinaka-carry nila. Oo. So parang kung dominant yung carry nila dun sa carry ng kalaban, lagi silang nananalo eh. Tama. Di ba? And kung ikaw yung coach nito, Drafter, napakasarap mag-pick. Yun. Di ba? Walang. Sabi ni Yato. Walang, hindi ko kaya yan, ayoko yan. Sabi ni Yato, almost 2 years walang TI, hindi nyo prinipare. Oo. Di ba? Siya, ang dami niyo pala. Grabe to. Lahat ng nilalaro ay, na kayo. Ito nga. Kasunod-sunod na game, laging top network. Ang tanong ko. Yung confident, di ba? Kasi, kung siyempre ikaw, isa mga ibang hero, hindi mo naman hawak yun eh. Ito nga yung nasa isip ko ngayon. Kung available nga siguro sa CMC Marcy, siguro baka pinili na rito. Ay, baka nga. Oo, si Marcy. Napili pa yung bagong hero, guys. Hindi available. Sayang, di ba? Pero still, maganda yung performance. Ito na. Umaangat na yata yung Team Spirit. Saka hindi basta-basta yung mga tier niya sa ano, ha? Carry, ha? Puro silver yung minimum, ha? Auto and rage, ha? Sabi natin, ini-spam niya talaga sa mga pub game yan. Yung mga heroes na ginagamit niya. Tignan mo, kahit si Ame, parang hindi siya mapakali dun sa gusto niyang i-item niya. Wala eh. Parang Ursa. Ito yung disadvantage nun eh, nung ganto ka mag-drop. Kasi syempre, gets ko naman kung bakit nag-high pick tight Ursa Warrior dito yung LGD. Kasi may Tidehunter na kalaban. Tidehunter, tama. At kung nakikita ako sa lahat ng laro ng LGD, kahit ano yung offlane ng kalaban, okay lang sa kanya. Tinitibihan lang naman nila eh. Parang ganun yung nangyayari, TB or Lu. Pero dito, napa-Ursa kasi si Ame, which is parang nung huli kong nakita pang naglaro ng Ursa din. Nung huli kong nakita nag-Ursa tong LGD, is natalo. Okay. May game sila na natalo sila ng Ursa. And feeling ko, kung siguro Magnus yung mga kasama niya dyan, ayan, pwede pa. Pwede empower, no? Diba? Pero kasi Lycan, kakagatin nga siya. Kaya nila bumatay, pero makipagsabayan sa farm, kita natin na iiwanan siya rito. Pero gagalaw LGD. Let's see kung gusto nila bang target to si Collapse. Kita nila. Oy, nakapapahingaw!
Oh my god. Stock ball. Oo, pero nakapag-shard guys. Na wala. Oo. Eh, Naga Siren dito din na natin kung sinila patayin. Pero 3-8 yung buhay niyan. Napakalapong mamatay. And nothing to say. With a blink out. Ako po, pinatay dito na si Lucense the Ravage! Ginamit ang abo rito, Urso Mario Delicato, pero BKB, kanyang gagamitin. Gusto niya umatkat, pero turun to Tokyo, hindi siya mangatkat dito na to si Ami. Kailangan na mag-back out ng PSG LGD. First time ko silang nakakita ang ganito. Alam mo nga kasi, isa nga lang kasi yung reason yan. Kasi wala silang disable, wala silang pangset eh. Pag inisip Up, mo, and stare. Wala talaga silang panghuli. Oh, huli na naman mga kaibigan. Okay, huli na naman si Pape Pian dito kahit pag BKB ka, tatagos ang aking net. Oh, Delegado rito si Pape Pian. Pinatay ng malay yung anim. Mega kill para dito kay Toro. Tingnan natin, dadiving na ba nila dito? Pumasok na dito si Toro. Totoke talaga, napakatapang na player ito. Oh my God, mahuhuli ito si CQ. Ages. Pero Aegis of the Immortal. Okay, tingnan natin. Round 2. Okay na yan. Babasag na lang yata sila dito. Team Spirit from the CIS. The New Bloods. Pinapakita ritong kung bakit deserve nila nandito sa Grand Finals. Grabe yung performance naman dito ng Team Spirit. Oo. Hindi, kasi ako feeling ko talaga, alam mo yung state kasi ng tenga ngayon, lahat ng team pare-parehas malakas eh. Talagang ang laking factor kung magpapabaya ka ng drop. Tignan mo ito, feeling ko sobrang pabayang drop lang to para sa LGD. Hindi, hindi nyo rin nilakala. Yung Naga siguro. Yung Naga sa Iron Man. Meron pala si Strat to. And ito na yung ultimate ni Toro dito. Pero BKB by Ami. Gusto nga katin yung Naga sa Iron. Pero may butterfly na yan. Baka tumama. Sige nga. Testing natin. Ito na. Kami naman yung da-damage dito ni Toro. Try to kill ito si Ami. Kaya ba ng Ursa? Your wakuwak. And I think this is it. Game number one. Team Spirit on a roll. Napakainit. Lusaw yung Ursa. Kita mo yun? Nung nawala yung sustain ng Ayot tsaka yung Enrage. Grabe, kahit after ng BKB. Oh my God, Kimo. Team Spirit is real. Team Spirit is indeed. Real. Hindi, ang ganda ng ano nila, ang ganda ng pag iniinisip mo talaga. Sino magkakakala, no? Kasi, Kuya Dick, isipin mo, ha? Oh. Pango last pick dito yung... Pango last pick? Oh. Nag-adjust na. Siguro kung may mali dito, kung ako, ha, sasabihin ko, ha, kung hindi ganito yung scenario na nangyari sa draft ng LGD. Kasi nakikita ko, nag-high pick ng mga Lina to dati. Oh, Lina, Ember, mga ganyan. Parang pwede silang mag-port pick lang ata ng Lina na versatile naman sa mid. Hindi pa maka-counter yung Laika nila. Kaso na-threaten din siguro sila. Hindi nila mabase yung kabila eh. Mag-Laikan. Di ba? Oo, oh, nag-like ang sila. Ano nga, kaya sabi ko, game 1, baka experiment to eh. Yun yung nakakatakot sa game 1 eh. Hindi ko alam ha, kung curse ba, baka maulit yung curse ng PSG. Grabe yung plan sa nangis dito. Ako, yung kinakatakot. Ayun talaga. Pero again ha, sa Dota Pit kasi, sa Oga Dota Pit, game 1 din, nanalo yung Team Spirit. And then dire-diretso yung LGD. Pero grabe na yung kumpiyansa kasi nito. Yung sa Oga Dota Pit kasi, mga tier 2 teams yung kalaban nila rin doon. Ito, kinalaban nila dito, yung mga tier 1 teams, tinalo kaya nila lahat. Kaya kumpiyasa, pataas na pataas guys talaga. And oh, kita mo naman, kumakaway. Ako, kami kinakawayan talaga noon eh. Nandun din kasi. Kaibigan. Gano'n ka rin. Si Wave din tayo. Wave din tayo. Ayan o. Toronto, Tokyo. O yun. Kalbo. Kalbo, shampoo. Nya. Okay, pasa na namin sa panel and tingnan natin kung ano yung kanilang mga sasabi rito. Maraming salamat, Kimo, Boss Alo, and Kuya Nick. Grabe, I'm so speechless right now, Team Spirit. Sobrang lakas? Ay, Diyos ko po. Hindi ko ma-describe yung feeling ko kasi kakaiba talaga yung aura na binibigay ng Team Spirit ngayong Grand Finals. Ibang Team Spirit to eh. Hindi to yung sinasabi ni Boss Alo na nung Oga Dota Pit. Iba. Ibang-iba talaga. Ibang-iba talaga. Guys, grabe. And, mind you, konti lang. Dito sa TI. Nabibigla ako. Medyo ano pa, nasa-shock pa ako. Bihira lang yung teams na ganito na nasa stump yung PSG LGD. Yes, sobra. Kita mo naman completely naging one-sided yung game natin. I think for PSG LGD, katulad ng nabanggit kanina ni KJ, kung di ako nagkakamali nung bago mag-start yung game, gusto nila tapusin yung game eh. Pero for Team Spirit, they know na with this Ursa pick, they want to play around the map kung saan malapit yung Roshan. Doon sa may top jungle nila. And for 12, I think nag-start yung 12 minutes. Si Atoro nag-switch out doon sa may top. He controlled the jungle of PSG LGD, which is, ayun, na-de-delay yung pag-Roshan dito ng Ursa, which is sobrang pangit.
para pag may ursak yung gamit, sorry, yung bosses ko. And na, kung nakita mo, kung nakatingin ka sa game at the early stage, why he's trying to control the lane of Team Spirit, dumadalo siya mula mid hanggang top kasi hindi nila gusto na nagiging 50-50 yung lane eh. Kasi kung 50-50 yung lane, nagiging pabor yun for the side of Team Spirit. And kita mo naman yung nagiging farm dito ni Naga Siren. Wala silang pamigil kasi sa hero na to, hindi ganun karami yung kanilang nagiging, hindi ganun karami yung kanilang AoE spell to stop this kind of hero. Tsaka for Team Spirit, I think ang ganda lang talaga ng naging laruan nila. They know how to play their heroes. Yes, and Tita KJ, meron ka bang masasabi? Para sa akin, ang ganda ng itemization ng isang Naga Siren, sobrang nasagutan nila yung counter sa kanya na Pangolier. So, si Pangolier, kahit nakagulong, eh, nakokontrol na isang Naga Siren. So, there's nobody that can clear out yung kanyang mga naging illusions. And sabi nga sa cast kanina, hindi nila ina-expect na magiging second item ng isang Naga Siren yung Aghanim Scepter, but it works well dito sa game na to. And para sa akin, sobrang galing din magbigay ng space dito ni Toronto Tokyo together with Collapse sa game na to. And with that, nakita ko kanina si nothing to say, hinahabol niya yung Naga Siren sa jungle. But unfortunately, hindi continuous yung nangyari kasi parati din siyang napipitas eh. Yung aggressiveness ni Toronto Tokyo nagko-complement sa heroes na pinipick out nila. And enough yung space na binigay nila para makapag-farm ng lumobot talaga yung farm ng isang Naga Siren. And may nakita akong team fight wherein yung isang team fight na yon yung nagpabago ng takbo ng laban. Doon na sila nalugi, hindi na nanalo yung LGD ulit. Oh, sobrang hirap din kasi tignan mo, 'di ba? Kung napansin mo si Sinkyo, sinama nila kay Ursa. Well, si Y, sinama nila dito kay Fatebiang kasi gusto talaga nila nung may magko-control ng lanes dito for PSG LGD. Mm-hmm. Pero then again, think ko kaya din nila sinama si Ayo kay Ursa para makasabay din kahit papaano si Ursa sa farming with the overcharge na meron si Ayo, pero it didn't really go well for PSG LGD. Yes, indeed. It really didn't go well for PSG LGD and Team Spirit takes the game 1. Pero tignan natin kung sino nga ba ang ating match MVP. And this is presented to you by The Armory. It's Yatoro. Talaga namang I have to commend this player kasi carry, very overrated ang mga carry eh. Diba? Pero kapag isa kang carry, pero early stage of the game pa lang, na nagagawan mo ng paraan, yung counterplay sa'yo ng kalaban. And nakakagawa ka ng way para mapataba mo yung sarili mo. And yung mga pinipili niyang pick-offs and team fight, I mean yung choice of hero na igogo niya, 'di ba? It's very different for other carry heroes. Talaga namang ang gagawin ng carry talaga magpataba ng pataba. Oo. Aalagaan ka lang talaga ng team mo, pero Yatoro, grabe. Before naman yung moment of the game natin, si Yatoro kasi I think dalawa yung naging trabaho niya dito eh. Ginawa niya yung trabaho niya as the carry. At the same time, ginawa niya yung trabaho ng support, which is controlling the map. Ay nga, nag-play around siya dito sa may top. And hindi lang kasi na-control niya yung mapa dito ng PSLGD, at the same time, na-control niya yung farm ni Ursa. Yes. Diba, kung magpa-farm si Ursa dun sa may triangle camp, which is not a good site para kay Ursa kasi mas gusto mo talaga mag-farm malapit sa Roshan eh. Oo. And moving forward sa ating moments of the game, dito na talaga nagbago ang takbo ng game natin at ihahatid sa atin yan ni KJ. Yes. So, ayun na nga. So, meron tayo nakapost dito. So, this is the time wherein unang nanalo yung Team Spirit sa team fight. So, kung maaalala nyo, ayan, throwback muna tayo. Etong si Nothing to Say, walang ultimate. Ayan, walang green sa taas. So, wala siyang ultimate, mga besi. Kasi nga, ginamit niya yung ultimate niya dito sa may bottom lane. Hinabol niya si Toronto Tokyo na kamuntikan niyang mamatay kanina. So, ang ginawa niya, okay, since hindi namatay si Toronto Tokyo, okay, TP tayo dito sa taas. Mag-farm tayo since yung clips malapit sa tower. So, since si Toronto Tokyo merong boots of travel, so nag-regen muna siya, pumunta siya dito sa top lane, and they know na, okay guys, since walang ultimate, etong isang Pangolier, we can control this hero, and pitasin natin since meron din double damage yung isang Void Spirit. Continue. So, eto yung time na sobrang solid din ng kanyang ultimate dito. They know na LGD would want to fight,
dito sa top lane, ayan, nag-relocate. So, yun, nakapag-out. Yung Naga Siren. But what comes next is that na-bait yung LGD dito na lumaban. Kasi they know, okay guys, stop. Ayan, meron silang vision dito, yung LGD sa may cliff. And then, yung Team Spirit, meron din silang vision. So, maganda yung team fight na pwedeng mangyari dito. But what comes next is that na-bait sila kasi nakita nila nag-TP out yung Naga Siren, diba? So, continue. Yon. So, nakita nila si Collapse. Pero si Collapse, alam niya nandito si Y kasi maganda yung vision nila doon sa may top. And stop! Ulit, ayan. So, na-bait sila kasi, uy, walang Naga Siren, kaya natin lumaban. Kaso, wala silang Pangol Gear. Patay din. At, kung makikita nyo dito, handang-handa yung Team Spirit na lumaban kasi meron pa ring double damage. Eto si Toronto Tokyo. So, sinagasaan niya lang si Y. And ang nangyari pa dito, walang nahuli sa loob ng kinetic field. And as for Shinkyu, kung makikita nyo guys, kawawa eto si Ami kasi he gets stunned by Mira together with the Elder Titan na sobrang gandang position na nandito. Sobrang layo sa teamfight. And si Shinkyu naman, instead of going for etong si Ursa, he goes with the Y to tether, i-heal, just to make sure na makapagbitaw siya ng ultimate. Kaso, ang problema, hindi nila makontrol etong si Toronto Tokyo at Collapse. Ayan. So, continue. Ayan, nakapag-ultimate pa siya. Kaso, walang kinetic field. Yun yung naging problema dito. And imagine, nanalo yung Team Spirit even without the Naga Siren. So, I think this is the best moment for Team Spirit this game so far. So, that moments of the game is brought to you as by SteelSeries. Ayun. Very well explained. At yaki, kung sa tingin mo rin kasi, di ba, wala si Nothing to Say dun sa may teamfight yun. Kung may mga ilang-ilang taong isipin na masyadong pilit yung pag-contest ng PSG LGD dun sa may mapa na yun, ayun kasi yung kailangan nilang marigin na control eh.